Welcome to Donmar TV News Channel, mga balita sa buwan ng Nobyembre. Counselor for Bicol Affairs, Judge Marvel Clavesilla sa biruan tungkol sa babae at sex. Classmate kami, sir. Classmate ko ito sa law school. Ito ha, sinasabi nila si Pangulong Duterte daw nagbiro ng sex. Parang wala naman ako narinig. Ang nagbiro yung isa. Ako ba? Pero naubos ang panahon niya sa ano, medyo tumanda na. Nakakatanda talaga yan. Sobrang babae. Ang sabi lang ni Pangulong Duterte, sobrang babae. Sabi nga po ni Kong El Rey, undersex daw po ako. Undersex. Kaya kung pwede po, gawin mo na po secretary para hindi na undersex. Pagtatanggol ni Roque, alam mo talagang ugali na ng Pilipino na bagamat marami tayong pagsubok, no, sinusubukan pa rin natin na i-light. Malinaw yun, hindi naman si Pangulong Duterte nagbiro nung sinabi. Ang sinabi lang niya ito, ganito, ganito, tapos nagbiro yung kasamahan niya. Ten yung ating mga problema. So, ano naman sabi ni Pangulong, bastos ka, alis na ako, ganon? So, hindi lang naman po yan gawain ng ating presidente, bagamat matagal na po yan nangyayari, na talagang hindi nyo pagkakait sa kanya na dahil sunod-sunod ang nakikita niyang trahedya, kahit papano humanap ng dahilan, no, para magkaroon ng konting break from yung mga kalamidad na binibisita niya. Are you saying that making jokes about women and sex are acceptable? No. I'm not. Coming from you? Ay, wala na. Nakatago na yung laptop niya. Saying anything. I'm just saying that's the nature of the president. After seeing disaster for almost 8 hours already. Come on. Joseph Morong, nakatutok 24 oras. Pambira, no? Ito yun. Ito yung part na yun. Sandali. Mas maganda yung pagka-report ng TV5. Okay? Mas maganda yung pagka-report ng TV5. Mas pangit lang yung audio nila. Tumipensa. Hoy, kayong audio man dyan sa TV5, anong nangyari? Palaso sa paghirit ni Pangulong Duterte ng panibagong sex joke. Sex joke daw, humirit ang Pangulo. Tingnan mo, wala naman sinabi si Pangulong Duterte. Puyan sa pagbisita niya sa Naga, Camarines Sur kahapon. Patapos na ang briefing para sa Pangulo nang imungkahi niya kay Office of the Presidential Advisor on Bicol Affairs, Undersecretary Marvel Clavesilla, na siya na ang mamuno sa Bicol River Basin Project. Pero tumanggi ang opisyal. Dito na siya binino ng Pangulo na agad sinagot ni Yusek. Naubos ang panahon niya sa ano, medyo tumanda na. Nakakatanda talaga yan. Sobrang babae. Sobrang babae lang ang sinabi ni Pangulong Duterte. Nakakatanda yan, sobrang babae. Sabi nga po ni Kong El Rey, undersex daw po ako. Undersex. Kaya kung pwede po, gawin mo na po secretary. Para hindi na undersex. Okay, undersecretary, hindi na undersex. Pero secretary yung inaano niya, pero parang pinibiro na undersex. Kaya gawin na lang daw siya secretary. Issue na kagad yun. Nasaan na sex joke doon? Oo nga eh. Hindi ko nga alam mo, yun yung mga parang mga ano eh. Sorry ah, gusto nyo na sex joke? Ito ang sex joke. Hindi, isasample ko lang ha. Okay. Ito ang sex joke. Yan, hindi naman sex joke yun eh. Okay? Ang sinasabi niya, undersex ako, gawin mo na akong secretary. Undersecretary, gawin mo na akong secretary. Okay? Yun yung sinasabi niya. Ito ang sex joke. Para kang ano, chicharon. Bakit? Kasi pag, ang ingay-ingay mo. Ganon ang sex joke. Ayo talaga. Ang bihira, oo. Presidential spokesman Harry Roque, ginawa lang ng Pangulo na light ang mood. Maghapon na raw kasing puro sakuna ang nakikita ng Pangulo. Hindi naman ito ikinatuwa ni Vice President Lenny Robredo. Ayan na! Si Mema! Ladies and gentlemen! The President of Twitter, Mema Robredo! Ayan na si Mema Robredo. Hindi napapanahon ang sex jokes, lalo na at nasa gitna ng sakuna ang malaking bahagi ng bansa. Ay, mas okay na sa ito ah.
Sa totoo lang, kung yun man ay sex joke, kunwari yun man ay sex joke, kunwari lang, ha? Mas okay na sa akin yung ganun kesa naman yung nangangalun niya. Wala ko sinasabi kung sino, ha? Kasi yung iba, ito, hindi ko sinasabi kung sino, ha? Ulitin ko, ha? Malinaw to, wala ko sinasabi. Yung iba kasi, merong ibang tao, ha? Ibang tao. Okay? Ibang tao, ulitin ko, ha? Ha? Yung banal-banalan ng dating. Banal-banalan. Bait-bait. Ha? Marami kong kilala niyan, yung bait-baitan. Pero sa totoo lang, nangangalun niya naman. Yung hindi ka makakarinig ng sex joke sa kanila, pero grabe, nangangalun niya naman. Okay. Wala ako sinasabing si Ma'am Lenny Robredo yun, ha? Linawin ko, wala ako sinasabing siya yun. Sinasabi ko lang, may mga kakilala akong politiko na ang bait-bait, ganyan. Pero manyakol, promise. Marami akong kilala ng ganyan. J. Angel YT, Sir Banat, konting tulong lang po from Toronto, Canada. Thank you very much. Uy, huwag naman kayo banggit ng pangalan. Wala akong sinasabing ganyan, ha? Hindi ko sinasabing siya. Sinasabi ko lang, ina-example ka lang kasi marami ta... Ito, sample na lang. Sample na lang. O, yung mga pare. O. O, diba? Bukang bibig niyan. Talagang kulang na lang. Our pare, everything. Ganyan, mga ganyan-ganyan yun. Sorry tayo. May hawak-hawak pa yan. Buong araw, may hawak-hawak yung ganyan-ganyan-ganyan sila. Oh. Kala mo, may pinipindot-pindot. Oh. Totoo naman eh. Oh, tapos ano? Sila pala yung namumolestya ng mga kabataan. Lalaki pa, ha? Lalaki pa talaga, ha? Hindi na natin isa babae. Talagang lalaki pa. Ganun talaga kaman niya ako. Hindi ko sinasabing... dahil dyan, justified na. Hindi yun ang point ko. Ang point ko lang... Hindi nakikita yan sa salita lang. Okay? Marami dyan, eh kunwari banal-banalan, as in banal, banal-banalan, pero grabe naman. Diba? Ito to! Sus, ang dami yan. Tingnan mo yung mga pare. Sus, kala mo talagang meron pa, kulang na lang eh. Lagyan mo ng corona dito yan sa ulo. Pero, di ba, mismo na nga yung Santo Papa nila mismo nagsasabi na napakarami ng ganyan sa loob ng simbahan eh. Oh, di ba? Banal-banalan. Mahilig kayo sa banal-banalan, ha? Asok! So sorry naman ang grupong Gabriela ang Pangulo. Hindi lang dahil sa sex joke, kundi pati sa kakulangan o mano. Ito na naman ang Gabriela. Si Pangulong Duterte, pag nagbiro, kunwari man, sabihin na natin totoo na nagbiro. Okay? Sabihin na natin, ha? Nagagalit na kayo. Pero yung mga NPA na nanggagahasa, ha? Na paulit-ulit na nilabas natin dito. Paulit-ulit na nilumalabas sa balita yon, ha? Ng mga social media. Mga dating NPA na ginahasa sila, inabuso sila. Hindi kayo nagre-react. Pero kay Pangulo, joke lang, react kayo kagad. Ano tawag mo doon? Kaplastikan, ha? Madam Brosas. Pangalan mo pa yung isang pabigat din sa bayan natin. Sa disaster response. Oy, News 5, ayusin nyo naman audio ng news nyo. Ayong audio man nyo, ha? Umayos-ayos. Asa na tayo? Okay, da-da-da. Dahil wala ng pagkain, napipilitan ng katayin ng ilang taga Tuguegarao City ang kanilang mga alagang hayo. Ito naman, para naman talagang mga taga Tuguegarao. Sorry, totoo naman talaga nagka-problema sa Tuguegarao. Okay? Linawin ko, ha, nagka-problema naman talaga sa Tuguegarao. Ngunit that up what, hindi dapat gawing issue yung kasi nakain na nila mga... Bakit? Mamaya ikikwento ko. Yung iba naman, nanghihingi ng tubig sa mga dumaraang motorista. At nakatutok si CJ Torida ng GMA Regional TV, Balitang Amyana. Halos malubog sa baha ang buong bahay ng mag-anak na Aduro sa Barangay Linaw East, Tuguegarao City, Cagayan. Basa lahat ang gamit, wala nang mahigaan at matulugan. Kaya hanggang ngayon, nakikitulog pa sa isang bodega sa kapitbahay. Ang bahay ko talaga bubungkay na, wala na. Eh, mahirap naman, sir, kung palagi kami sa kapitbahay makitulong. Buti na lang daw na isalba pa nila ang ilang alagang manok at pato. Kahit papaano, mayroon silang pagkain habang naghihintay pa ng ayuda. Wala ang iba makain eh. Pangkwan na lang, ito na lang yung kwan kinakata na lang. Wala akong sinasabing ano ha, may problema dun sa nagsabing kakainin niya yung manok ha.
Ang may problema niyan yung masyadong parang sinesensationalize yung balita. Ito lang ha. Ako ho, Ilocano. Ah, mga kamag-anak ko na pumupunta sa bahay namin from Cagayan, from Ilocos, from Tugigaraw. Yan ho yung mga kamag-anak ko. At alam ko ho pagka talagang Ito ha, I'm not proud of this. Okay, let me tell you something. I'm not proud of this and I regret doing it. Okay? But I just wanna make a kwento to you. You know, something like this. Totoo to, nangyari to. May mga kamag-anak kami dati. Tuwing mga minsan, Linggo, pumupunta sila. Ano yan? Parang tradisyon na sa bahay namin yan. Nung kami pa nasa Fairview. Pumupunta yung mga Ilocano naming mga alam niyo yun, mga kamag-anak sa bahay, magluluto ng pagkain. Eh minsan, nabisit na. Totoo to ha. Meron kami isang asong medyo, basta, hindi na maganda ugali. Eh yung kamag-anak ko, hiningi na lang sa amin, sabi ko bakit? Kakainin na lang daw nila. Kaya sabi ko bakit? Sabi, normal ba yan? Normal talaga sa kanila yung kumakain ng sarili nilang alaga. Hindi, ito, mali ito, okay? Hindi ko kinukonsinte. Pero sinasabi ko na kaugalian ng mga ibang Ilocano yan. Doon nga ako nakatikim ng first time nun ng aso pero I regret doing it. Okay? Ganun no, ibig ko sabihin, hindi naman ibig sabihin na kumakain na ng manok eh masyadong, huwag naman natin masyadong pinalalaki na yung sitwasyon. Ito naman 24 oras din no. Ang alaga sir, wala makakuha na. Manok naman yan eh. Hindi ko, ulitin ko ha, plant-based diet ako, vegan ako. Pero, balansi lang. Makasurvive kami sa pang-araw-araw naman. Ang ilan, nasa gilid ng kalsada at nanghihingi ng tubig sa mga dumadaang motor. Ayan, pwede pa yung mga ganyan. Ayon sa lokal na pamahalaan, umabot sa mahigit 44,000 pamilya ang apektado ng malawakang pagbaha. 24 bayan ang nalubog sa baha, 10 ang namatay at isa pa ang nawawala. Oh, ayan, tingnan mo, ang dami nagsasabi ng mga Ilocano na talagang yung mga sarili-sarili nilang alaga pag tumatanda na, kinakain na, hindi ako nagbibiro. Yan talaga ugali nila sa probinsya eh. Normal nga sa kanila yan eh. Pinanood ko pa nga nung sabi ko, paano kayo natuto magluto yun? Ah, ganun talaga kami. Pag medyo tumatanda na yung alaga nila, kinakain talaga nila. Sorry, pero totoo, ganun eh. Station of our riverbeds. And I think, yun ang nag-cause talaga ng flooding. No, wala nang madaanan ang water pag dumating. Yung dating napakalalim na Cagayan River, eh wala, hanggang tuhod na lang ngayon pag summer. Itinigil na ang rescue operation at abala na ngayon sa relief operations. Pagkain at tubig ang sigaw ng mga apektadong residente. We should get serious about how to mitigate itong mga klaseng ganitong disaster or even how to address to disaster na ito. These are all unprecedented if you can see ngayon. Ako si CJ Torida ng GMA Regional TV Balitang Amyanan. Nakatutok 24 oras. Ayan, ang dami nagpapatotoong mga Ilocano dito. Although may nagsabing isa dati lang yun. Okay. Pero yung iba talaga sinasabi nila, kultura yan sa mga, lalo na sa Cagayan, sa Ilocano, mga Tugigaraw. Nako po. Hindi ako nagbibiro. Pero I disagree, okay? Ngayon yung 19 na ako na since nag... Sorry. Ayan, sabi na, pati alagang aso ko. Hindi ko naman sinabing ginagawa ko. Ito, grabe. Ito, sakit sa puso nito. Hindi makapunta sa malayong evacuation center ang ilang sinalanta ng baha sa Hagonoy, Bulacan. Kaya ang ilang residente, sa kanilang tricycle na lang muna tumitira. At mula po sa Hagonoy, Bulacan, nakatutok live si Rafi Tino. Rafi? Vicky, kung ang ibang bahagi ng Bulacan ay unti-unti na nawawala, yung baha dito sa bahay ng Hagonoy. Cheryl Bangayan, salamat po. Gonoy, na noon pa man ay bahain na talaga. Hanggang ngayon, apektado pa rin ang bahang dulot okay ng bagyong Ulysses. Yan, salamat na po. Noong nakaraang linggo pa dumaan. Kung kailan ito magtatagal, hindi pa raw alam ng mga otoridad. Kaya ang mga residente dito, tiis-tiis muna. Tatlong araw na raw nagtitiis sa tricycle na ito si Reynaldo kasama ang kanyang mga pamangkin at apo. Ito ang pinakamataas na bahagi ng barangay San Agustin sa bayan ng Hagonoy. Abot pa raw kasi hanggang bewang ang baha sa kanilang bahay. Kaya ang tricycle na ito ng isang kaibigan ang pansamantala nilang tirahan.
Eka nga po, nang kasabihan, yun daw hanggang maiksikumot. Doon mag-aaral lang mamalok to hanggang alam.